lumaki ako sa family talaga na hiwalay yung parents ko. Hindi ko masasabing mahirap lang. Kasi lumaki ako sa Smoky Mountain. So, ang ginagawa ko, namumulot ako ng kalakal sa basurahan, tapos ibebenta ko yun, yung ginagamit ko para matapos ako sa pag-aaral. Until matapos ako ng college. Nag-work ako sa isang garment factory. Since 10 years, yun lang ang naging trabaho ko. Mahirap po talaga yung buhay namin noon. Kasi isang kahit, isang tuka talaga. Yung pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. After that, nung mag-graduate na ako, hindi rin pala ganun kadali. Kasi akala ko pag-graduate ka na, madali na maghanap din ng trabaho at maganda na yung kikitain mo. Nag-start ako sa trabaho ko sa semiconductor sa Nanox Philippines as an operator. But after 3 weeks, kasi probationary ako, after 3 weeks, na-promote po ako as a line leader. Hindi rin ganun kadali kasi hindi ganun kalaki yung kita. Eh, ako yung tipo ng taong naghahanap talaga ako ng mas malaking income. Yung nandun pa rin yung part na naghahanap ako ng mas magandang opportunity. Nung nandito na po kami sa isa na yung starting namin talaga, mahirap siya for the ilang taon din. Ang network marketing business pala, yung pwede kong gawin na hindi ko kailangan na malaking puhunan, pero mas malaki yung potential na magiging income. So doon ko na-realize na etong network marketing ang pwedeng magpabago ng buhay namin. So when we started USANA, nag-resign na talaga ako. Ang mindset ko na wala na kaming ibang pwedeng pagkuhanan ng resources ng income maliban sa business namin sa USANA. Minit ko si Mentor Edward sa may SM Clark, sa may Starbucks, tapos diniscuss sa akin. Nung pinresent sa akin yung USANA, doon sa marketing plan pa lang nila, na-amaze na ako lalo. Yung first time ko na marinig talaga USANA, hindi ako... Yung nagustuhan ko siya, oo. Pero yung gagawin ko siya, natutulungan ko siya, parang natatakot ako. So hanggang tong time na nakita ko talaga siya na nag-e-effort, nagsusupport, hindi ko nga alam na nagpunta siya ng Ilocos, na hindi ko alam na natutulong pala siya doon sa Jollibee, ganun. So hindi ko alam kasi hindi niya pala sinasabi. Yung part na magpe-present ako, limaw, magpe-present ako sa McDo, ang gagawin ko, masaagahan ko para pupunta ko dun sa table na meron ng kumain. Para kunwari, kung darating man yung guest, parang kumain na ako. Pag naman nauna yung guest sa akin, tapos uupo na ako, pero hindi na ako pupunta dun sa pila para mag-order. Pag tinanong na ako, kumain ka na ba? Sabi ko, fasting ako. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang perang pangkain. Kaya naranasan ko yung kaya kung hindi kumain ng 1 week, basta may tubig ako. Bakit? Yun kasi yung part na sakripisyo na walang-wala talaga kami. Kaya ang goal ko, kailangan matrabaho ko na maayos yung business ko para meron akong gagamitin financial. Yung pagmamahal niya talaga sa ginagawa niya, as in totoo. So, doon na po ako nag-start na tutulungan ko talaga siya. Nandun yung sakripisyo kasi una-una dahil wala kaming trabaho, anong nangyayari? Pag nag-commute kami, yung papunta, meron pamasahe, pa-uwi, bahala na. So, kailangan talaga meron kang mabentang product para may pamasahin pabalik. Everyday na, lahat ng natututunan ko sa business pag nasa Manila ako, pagkasama ko si Mentor Brad, tinatransfer ko lahat sa kanila. Until nung lumaki na lumaki yung group. Naging successful kami dito sa USANA. Madami pang tao na pwedeng maging successful sa labas. Nakagaya namin, na may pangarap din sa buhay. Nandito kami, binigyan kami ng opportunity na ganito ni God na kailangan impart namin sa ibang tao. Ito yung opportunity na binigay sa amin, ito yung gift. So why not ituro namin sa iba para marami kaming mabless at maging blessing sa ibang tao.